naging pag-uusap ng mga doktor na sina Fidel Fernandez at Jose Oclaret, ibinunyag nila na maling-mali umano ang ginagawang RT-PCR test ng Department of Health sa pangunguna ni Francisco Duque. Ayon pa sa kanila, kaya tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa dahil sa maling pamamaraan na ginagawa ng mga doktor at ospital. Isiniwalat din ng dalawang doktor na kahit simpleng ubo at sipon lamang ang nararamdaman ng isang tao ay nagpo-positibo ito sa COVID-19 gamit ang RT-PCR test. Nanawagan sila na dapat itigil muna ang kalokohan na ito at magsimula sa umpisa para wala ng ganitong malawakang kamaliang nangyayari sa ating bansa. Aminado din ang mga doktor na mahirap ihinto ang RT-PCR test dahil malaking negosyo ito at malalaking tao ang mababangga. Narito ang pagbubunyag ng mga doktor, ating tunghayan. Gusto ko lang mag-express ng opinion ko, no? Kasi ang sa tingin ko yung problema natin ay yung papano natin trinato yung RT-PCR . Nung nilabas yung RT-PCR, actually, paano natin, actually useful yan . Pero not as much as we treat it, how we treat it now. Kasi dapat yan kasi, sabi nga ng dalubhasa sa mga nababasa kong researches, hindi mo dapat i-rely lang sa PCR test ang diagnosis mo. Unfortunately, pag nag-positive ka, diagnosis mo na kaagad yun, which is not very accurate at saka hindi naman practical masyado yan. Bakit? Kasi yung RT-PCR test na yan, sinet up nila sa mataas na cycling cycle. Ibig sabihin, masyado siyang sensitibo at marami siya talagang false positive. Scientific studies, dapat yan, ang usefulness ng RT-PCR, ginagamit yan in correlation with all the rest of the clinical parameters. Ibig sabihin, kung positive ka at may pneumonia ka, SARS yun. Kasi yung typical na, yung tinatawag lang ground glass na opacity sa CT scan. Isang malaking, tapos SARS to . Alam niyo yung SARS? Yung SARS is severe acute respiratory syndrome. Ano ngayon yung asymptomatic? Na, pwedeng SARS yun, siguro hindi pa nagde-develop. Pero kung ikaw asymptomatic at hanggang asymptomatic ka lang, hindi ka naging severe, aba, paano ka naging SARS-CoV-2? Samantalang severe acute . Doon ka severe acute . So, ngayon yung... Na may sakit na walang symptoms. Yun, paano ka naging... Samantalang severe acute respiratory syndrome yan . So kung ikaw positive ka at naging severe respiratory syndrome ka, malubha ka, nandun ka, meron ka...